What's up mga boss? Welcome back to my channel. It's me again, Tikoy House. And welcome back sa another video naman mga boss. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin mga boss, subscribe nyo naman yan and hit that notification bell para updated kayo sa lahat ng i-upload nating videos. Right? So, this video mga boss or this episode mga boss is pag-uusapan naman natin yung grades ng goldfish or paano tayo mag-grade ng goldfish. So, mag-start tayo sa reject, syempre, class C, class B, potential, premium, and yung show grade. Ang lahat ng sasabihin ko dito mga boss sa base lahat ito sa experience or kung paano ako mag-grading ng isda ng goldfish. So, alright, mag-start tayo sa reject. Yung reject mga boss is sa isang breeding, may makikita tayong single tail, yung walang dorsal, kung let's say syempre kung rancho walang dorsal naman talaga yan. Doon tayo sa Oranda, kasi Oranda and Ryukin na yung binibreed ko. So if Oranda or Ryukin walang dorsal, reject na yun, di ba? Syempre. And single tail, yung ang bibig hindi straight, may nakikita tayo talaga nun syempre, especially kung bibigay tayo ng tubi sa malilipa na fry. And yung mga hindi straight lumangoy, yung mga yung bundok nila, hindi exact yung position nila sa as goldfish. Diba? Alam naman natin kung ano yung talaga yung position ng goldfish. Right? Yun yung mga rejects. Ang rejects mga boss is yung iba pinapakain nila sa mga monster fish nila. Yun. Pero sa akin, maliliit pa talaga kasi mga 2 weeks old or 1 week old, 1 week old, let's say mga 20 days or let's say, lagay na lang natin 2 weeks old, kinakalban sila kasi siyempre papakainin mo sila and gastos, di ba? So anyway, next mga boss is yung class C naman. Yung class C naman mga boss is yun yung mga, let's say, maganda yung form, pero isa yun, isa dito ang magandang example is yung fuse. Pwede natin lagay yun sa class C kasi pwede siya pang collection yun talaga. Bali yung gusto mo lang may goldfish ka, papakainin mo sa aquariums, ganun. Fuse, kung sa Ryukin, di masyadong maganda yung katawan, ganon, hindi masyadong humpy, pwede yung class C, pwede yun. And maganda siya, although maganda yung isda, class C, maganda sila, pero kung let's say compare mas high grade, hindi talaga ganun ka ganda. Bali pang, say kung pambata lang talaga, bali pambata gusto maghagi ng goldfish or feed ng goldfish, pwede mo gawin pet. Ganun, pwede, pet. Ganun. Punta naman tayo sa class B. Ang class B naman mga boss is maganda yung form. Okay yung, although may mga folds, mga dorsal, may maliliit na folds, ganun. Yung anal, may mga folds. Yung single naman, hindi naman matatawag talaga yung mga nire-reject naman. Maganda siya for collection, maganda siya for material, gawin mong breeder, palakihin mo, and maganda siyang tingnan sa aquarium. Pwede mong pakainin ng, kahit pakainin mo ng medyo mahal. Diba? Gaganda din siya. Yun yung mga collectors and materials nga. Diba? Class B. Next naman mga boss is potential. Ang potential mga boss is, let's say kung si class B is 65 to 75% yung quality ni class B, si potential naman mga boss is 95%. Bakit 95% lang? Kasi para sa akin mga boss, walang perfect na isda. 95% lang talaga ako mag-breed. 95% potential na yan. May flaws talaga yan. Huwag yung sabihin may perfect na isda.
Sa tagal ko nang mag-goldfish, wala, hindi pa ako nakakita ng isda na 100% tara. Show naman, kung yung potential mo, ginamit mo na sa show, let's say mga, may mga maliit na difference lang sa 95% pull. Isang isda at isang isda, 95% sila sa potential and nag-room sila. Magkakatalo lang sa maliliit na percentage lang talaga. Si potential is yun yung mga, para sa akin ah, yun yung mga re-release ko na i-groom nyo na lang. Diba? Maganda na yung isda, grooming nyo na lang yung kulang. Potential siya for show. Alright? So kung mag-groom nyo siya maayos, gaganda siya. Hindi depende na rin yan sa groomer kung paano niya pakain yung isda. Punta naman tayo sa premium. Pero yung premium grade ko naman dito mga boss is, bali from potential, linong ko na, pinakain ko na, ready for show. Ready for show na siya. Bali, say, sige, lagay natin mga 2 weeks or say 3 weeks. Pwede mo na isa lang sa show. Or isa lang sa show. Let's say, lagay na natin, isa lang mo na sa show. Yan yung premium grade ko dito mga boss. Kasi kaya, before potential, show grade. No. Sa akin, potential, may premium. Papakainin mo ba yung potential, gawin mong premium para talagang mataba na, maganda yung kulay, na let's say kung oranda, okay yung ulo, ganun. Pero, si premium naman is napakain mo na, bali, na-condition mo na. Maganda na yung katawan. Regardless sa finage kasi nandyan na yun sa kay potential. Nandyan na yung katawan, nandyan na yung kulay. Bali, good to go na siya for show. Yan yung premium grade, mga boss. Diba? Bali, sana nakuha niyo yung difference ni potential and premium grade. Then yung kami mag grading dito, mga boss. Alright. Kung tatanong kayo, bakit may show grade pa, may premium pa? So, si show grade naman mga boss, para sa akin, hindi ko alam sa iba kasi kahit 4cm, 5cm, say small size, hindi pa napakain, bronze pa nga, tatawagin na nilang show grade. No, sa akin mga boss, si show grade is nanalo na sa show kasi iniiwasan ko kasi yung mga boss natin dyan na gusto ko bibili ako ganito, show grade. Tapos, pag sinalang nila sa show, talo. Babalik sila sa inyo. Bakit di nanalo? Bakit ganon? Inawasan ko yung mga boss natin na medyo makikitid yung utak. Diba? So, si show grade, pag sinabi kong show grade, gusto ko nanalo na sa show. Pero, hindi natin makukuha yun ng low price. Alam na natin yan, diba? And, sa mga boss naman dyan na bibili sa breeders, isipin naman natin yung mga ginawa ni breeder, gastos ni breeder, yung tinarabaho ni breeder, ganun. So, kaya medyo pricey. Kasi, syempre, nanalo na. And ang premium naman, hindi naman nagkalayo si premium sa show grade. Pero si show grade, alam natin, nanalo na. Di ba? Yun ako, ganun ako mag-grading ng isda, mga boss. Kaya yung iba, kung gusto nila, ano, potential ba? Premium na ba? Or show grade? Pipili sila kung ano yung pasok sa budget. And ano yung gusto nila. Kasi, nangyari na sa akin lang to na may bumili talaga potential. May mga boss talaga natin na gusto ng ayon nila nung medyo maliit pa and kulang sa groom premium, para gusto nilang salang na agad sa show. And may mga boss naman natin na yun talaga ang hapon nila, yung tested na talaga na naisalang na talaga sa show and mataas talaga yung chance na mananalo sa show. Kasi, si show grade, nanalo na eh. So, alam natin na mataas na talaga yung chance niya na mananalo ulit. Diba? Kumpara kay pag
potential na papakainin mo pa, and kay premium na hindi pa natin na salang sa isalang sa show. Right. So ganun tayo mag-grade ng goldfish from reject to show grade, di ba? And from reject to show grade naman mga boss. Hindi ganun ka simple para sa akin, hindi ganun ka simple mag-produce ng show grade talaga. Para sa akin kasi mahirap talaga sa isang breeding mo lang. Let's say swerte tayo kung may 10 pag sasalang na sa show. Hindi ako naniniwala sa iba na marami ganun. Kaya maniwala doon. Right? So I hope nakatulong tong video na to mga boss. And mayroong kayong nalaman kung or mayroong kayong nakuhang ideas about kung paano mag-grade ng isda. And alam niyo kung gano'ng kahirap mag-tilip ng isda. And I hope mayroong kayong natutunan sa video na to mga boss. Although very short lang siya mga boss. So I hope may nakita kayo sa mga samples natin na pwede niyong kunan ng ideas. Diba? Kung mayroong kayong additional questions mga boss, you can comment down below mga boss. And try natin niyang i-answer. So, and yun namang mga basic or mga, yun nga, sinabi ko na last video na kung makikita na natin sa video, tapusin nyo lang yung video. Meron kayong makukuha talaga. Hindi na kailangan na sagutin pa natin kasi nandun na sa video. Alright? So, shout out next time na lang mga boss. And kung hindi pa kayo nagsubscribe sa channel mga boss, hit naman yung subscribe button and hit that notification bell para hindi na tayo paulit-ulit, diba? So, alright. Hanggang dito na itong video na to. Yung kita-kits sa next video. This is Tikoy House. Sabing, peace.